초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 Hello everyone and welcome back again to my channel. And welcome back again to Talk Time. To this episode ay makakasama natin ang nag-iisang sa pinakamagandang babae doon sa bayan ng Unigan, ang first ever Muchacho Unigan 2023, the one and only Miss Raven. Kumusta? Hello po. First of all, thank you for having me here po, Mami Dana. And yeah, I am your first Muchacho Unigan 2023. I am Raven Navarrete Sabado and hello, Umingan! Ayan. Kamusta naman ang feeling na ikaw ang kauna-unahang Muchacho Unigan 2023? Siguro one week bago nag-single sa akin na ako na yung first Muchacho Unigan. And during coronation night po, nung dalawa na lang kami ni Ate Rowling, inisip ko, hala, Lord, hindi ko kaya to. Sabi ko, kung ako yung mananalo, para ang laki namang opportunity to para sa akin, sabi ko. Pero nag-umbisa ka during the screening, sa mga practice, naisip mo ba sa sarili mo na feeling mo at nararamay, mga ganun eh, na mananalo ako, akin ito. May ganun ka? Wala po. Sa akin lang kasi, I'm just enjoying the pageant. And at the same time, alam ko na, marami rin magagaling, may mas magaling sa akin. Alam ko naman yun. Pero kasi hindi ko masyadong pressure yung sarili ko na ay may screening ng mucha, mag-screening ako at kailangan ako yung manalo. Parang nag-join po ako ng mucha kasi gusto kong, I want to meet other people, I want to make friends. And at the same time, I want to try new things po. Na sabi ko sa sarili ko, promise ko sa'yo, Raven, na ito yung you just turned 18 and gusto kong iparamdam sa'yo what this, like, the world of 18 feels like. So it's like, for me, it's a gift for me po na yun, sumali. Pero nung bata ka, mahilig ka na sa mga pageant or pinangarap mo na isang araw tutugtong ka sa isang stage na malaki? Nung bata po, ako hindi ko pinangarap na beauty queen. Pero ang pangarap ko is mapanood ng maraming tao sa stage. Nung nagbabacklit po ako ng convo namin ni Papa, nabasa ko po na ano pa, gusto ko maging artista. Sorry ko. Gusto ko maging artista talaga. Sorry, gusto ko mapanood sa ng maraming tao, sa TV. Gusto ko nagpo-perform sa stage. Ang sarap lang sa feeling para sa akin. Makilala ng maraming tao, maging influential ng mga. Nabanggit mo ang papa mo. So, kamusta ang relationship mo with your papa? Papa's girl po ako. Papa's girl. Naalala ko nung Father's Day lang. Namimiss ko siya lang sobra. Tapos, yun nga po, nag-packrate ako sa konto namin. Tapos, naiyak ako ng sobra kasi even sa journey ko sa pageantry, sinasali ko siya. Para nung naalala ko nung casual interview, closed door interview, parang gusto kong ini-include lagi si Papa sa backstory ko. Kung bakit? I don't know. Because siguro kung wala siya, wala rin ako dito. And kahit na saglit lang na panahon na makasama ko siya, kasi lumaki po ako na hindi ko kilala kung sino ang papa ko. Kasi nasa malayo siya, ganyan. Parang kahit na short time lang, nakasama ko siya. Gusto kong ipagmalaki siya. Excuse me lang, saan si papa mo? Wala na po siya. Last 2021. So ibig sabihin, yung journey me throughout the Miss Muchacho Unigan, sorry, Muchacho Unigan, hindi ka niya napanood? Hindi. So kung ikaw, kung ngayon, tatanungin kita during that time, kung nanonood man siya, gaano siya ka-proud sa'yo at anong sasabihin mo sa akin? I imagine him like bragging to his friends, to his kainuman, na yung anak ko,
first mutsaki umingan. Parang sa buong umingan, siya yung... Ano yung... Pinagmamalaki ka. Parang ganun po. May mga times na parang... Parang masyado na ako siguro. Ini-imagine ko siya na buhay siya. Hanggang ngayon po, parang hindi ko ina-accept na nawala siya. Kasi parang nasanay ako. So, nanalo ka na, nandun na tayo, may crown ka na. At isipin natin, sabi mo, hindi siya nawala at nandyan lang siya. Anong gusto mong sabihin si Papa mo right after na ma-crown ka bilang mutsato umingan for the king? Kunwari buhay. Kunwari buhay siya, dito siya na yung kunwari. Naka-crown ka na, nanalo ka na, yung araw na sakita mo siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Sige pa ako sa kamera. Hi Papa! ako na yung bunso. Yung bunso mo, nanalo na ng mutsato umingan. This is like a big title for me and for our family then. At the same time, sana proud ka. Kasi, I know na. Ako yung unika iha mo. Ako yung bunso mo. You always told me na kailangan mo magtrabaho para sa akin, para sa future ko. Eh, alam ko naman na gusto mo rin na kailangan ko magsumikap para naman worth it lahat ng naninirap mo. And ayun, kahit na wala ka na dito, sana nakikita mo ako and sana proud ka sa akin. Kasi, ewan ko, noong pandemic po kasi bigla siya umuwi. Hindi tinatago niya sa amin na may cancer siya. Tapos nung siguro po nung lumada, sabi ko may cancer ako na stage 4 na hindi ko alam kung gagaling pa ba ako. Sabi niya, hindi ko alam kung mapapaaral pa kita. Sabi niya. Pero tapos nung meron po nung one time, kumakain ko for having dinner, sabi niya, anak, pag namatay ako, doon ka lang sa tabi ko ha. Doon ka lang sa tabi ng kabaong ko. Babantayan mo ako. Hanggang sa ilibing ako, dapat nandun ka lang. Sabi niya. Tapos umiyak ako noon. Oh, ganun, ganyan. Hindi naman mangyayari yan. Kahit na 3 days before siya mawala noon, parang wala na talaga. Parang giving sense na siya na mamamatay. Hindi ko po ina-accept na mamamatay siya. Kasi I do believe in miracles. Yes. Opo. I was praying to God, Lord, please. Give me some miracle. Kung totoo yung miracle na sinasabi ng tao, ipakita mo, iparamdam mo sa akin if that's true. Pero ayun nga, eventually, hindi nangyari. And, I don't know, parang hindi na ako naniwala sa miracle that time. Alam ko nga mga proud yung papa mo kasi lahat ng mga pangarap niya na makita ka, yung pangarap mo na maging kilala is natupad mo naman. So, mahirap maging isang critic. Yan ang tanong ng mga karamihan eh. Nagala ko din. I know maraming nagsasabi na mahirap maging beauty queen kasi it's a big responsibility. You're a public figure now. Kailangan mong maging neutral sa lahat ng opinions kasi hindi naman lahat tayo pare-pares ng opinion. But for me, it's my dream eh. I mean, noon, hindi ko alam kung anong dream ko. All I know is that gusto ko yung mag-perform sa stage. Pero hindi ko sinabi direct kay God na gusto ko maging beauty queen. Gusto ko sa mali ng misingan sa stepping stone. Pero now po, parang that's my dream na nangyari. So for me, kahit na I received some criticisms from bashers, from everywhere, you're just like the lamok. Kung saan may love, kung saan maraming tubig at maraming madumi, nandun ang mga lamok. Yun ang mga bashers. From different people, pero hindi ko naman parang binadamdam. Para mas lahi natin. I just don't care about them. Oh my God, I love that. Because I don't care about them. But naman care about you. Yeah. But naman ako magbuhot ng attention correct to them. Uh-oh. Eh kahit anong sabihin nila, I got the crown. Actually, kilala ko na si Raven nung sumari pa sa Miss Dumontano. Miss Tin Dumontano. At talagang medyo
may katawan ka nun eh. Mm-hmm. Hindi kaya nung sumali ka sa Montana, kung hindi na talagang pumayat ka ng bonggang-bongga, to the extent na nagkasakit ka pa ata, di ba? 3 days before. Talaga ba? Kailangan maging ganun ka. Kumbaga parang yung sakripisyo mo sobra-sobra, no? Talagang you deserve to be the Montana kumindan, no? Mahirap mag-diet. Sobrang hirap po as a food lover, ganun. Tapos, parang kailangan mong ikat lahat ng mga pinakain mo nun. Chicherias, cokes, ganun. Yung mga... As in was. Was po. So, paano yun nung nakatapos ng pageant, nanalo ka na, kinaumagahan, kumain ka? Hindi po. Parang nawalan ako ng gana kumain. Ganon? Opo, kasi 3 days before the competition po, nagkasakit ako, namayat pa ako ng sobra. Parang kahit water, hindi ko kayang i-take. So parang mahirap po sa akin. Buti nga nung coronation night, hindi ako parang magkula. So sobrang pagod na rin po. At saka ano, wala akong nakitang special someone o market testing. Ay, wala po. Wala talaga? Wala po. Bakit? Wala. Hindi ko priority. Tsaka hindi din dahil ayaw ni mama or sinasabi niya na, mag-aral ka. Hindi mo lang priorities hindi as of talaga. I mean, kapag nagdadasal ako lagi, Lord, kung hindi po, kung wala po muna akong love life, okay lang. Basta may career ako, sabi ko. Sabi ko, yun po talaga. Like, I will always choose career over love. Kung matatandaan mo, Raven, yung question mo sa gabi yun. So the question is, as an umingan niya, experience difficulties. Difficulties. What is your message? As empowered woman, di ba? As empowered woman, what is your message among the young umingan? The young umingan. So sinabi ko po na, as a woman, I know what does it feels like because I've been there. But what my message to them is that to still love yourself, to look back to the reason why, what are they fighting for. And yun lahat na po. Pero kung... May dagdag. Yun nga po, like, I've been there. I know what does it feels like because I receive, like, different criticisms from people. And parang dumating yung point na down ako. I started to doubt myself, my capabilities. But, sinabi ko po doon na sana matandaan nila lagi kung yung reason nila, kung ano yung pinaglalaban nila at the first place. And as a woman and as a youth, I want to be the voice for the voiceless. And I hope that my voice will echo to anyone that is here tonight. Gaano kahalaga sa'yo yung pagkapanalo mo bilang mo chat umingan sa sarili mo, sa pamilya mo, sa papa mo, sa mama mo, at sa lahat ng mga ina-idolize ka from the day one until today? It is very important to me not only na naging pride ako ng pamilya natin, mother side and father side. But siguro, Mochate Umingan gave me reason to give forward. And sa totoo lang po, during the pandemic, like, was like sobrang hirap. Parang puro cellphone lang, kain, tulog. Paulit-ulit lang yung cycle na yun. And sabi ni mama, malapit ka na mag-college. Anong gusto mong course? What is your dream? Dapat ganito ka. Kasi ganito yung mga ganyan. And every time na nababanggit yun ni mama sa akin, hindi ko alam, parang nahihirapan ako na nag-pressure ako. I feel anxious. So, I give it a try to join chatting ganun. Nag-usela. Tapos, I feel like this is my dream na. So I was 18 nung na-discovered ko yung dream ko na yun. Ang sarap pala sa pakiramdam na noon ini-imagine mo lang, pinagdadasal mo lang, ngayon nangyari na. So, kung bibigyan ka ng chance na makausap yung pamilya mo, meron sa harapan siya ngayon, nasa harapan siya ngayon sa'yo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya for the last time
Kunwari, kakarap ko siya kayo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Palagi ka. I hope you're proud of me. Kasi, alam ko maraming regrets. Marami akong regrets. And I still keep blaming myself. Kahit na hindi ko naman kasalanan kung bakit ka namatay. Those regrets, like, I should have kissed you. I should have said I love you. Mga time na kaya mo pang mag-reply sa akin na mahal din kita, anak. And I just want to let you know na kahit na wala ka, don't worry. Hindi kita bibiguin. Hindi ko bibiguin yung sakripisyo niya ni Mama, nila Kuya. Kung meron ako ngayon. And yun. Sana ay palagi kita mapag-iripan. Kasi I miss him every day. So that's why sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon na mahalin niyo yung mga tao na kapaligid sa'yo habang nandyan sila. Kasi di mo alam ang buhay. Bukas, wala. So di mo nabangati mo yun sa mga mga. So ayan. So ayan, Raven. Sa tingin mo, you are deserving this crown being the first ever mo chatting in that 2020. What do you think? Yeah, I deserve it. Because why? I work for it. I persevere. Yung mga times na I feel so low. And ay gusto kong magtumuloy kahit na sobrang hirap na, because I know that a lot of people believe in me, a lot of people support me, including my mother, as stage mother siya. Kahit na solo parent, kahit na may work siya, kahit na mahirap ang hectic ng schedule ng mutya, nakasuporta siya sa akin. So iniisip ko sa sarili ko, bakit ako mag-give up? Ang layo na nang marating ko. Ba't ako mag-give up when there's people who support me, believe in me? So, sinasabi ko sa sarili ko na if they believe in me, dapat pinapaniwalaan ko yung sarili ko. Gano'n ako ka-proud sa sarili mo ngayon, Raven? I'm very proud, like super po. But not proud na binabrag po. Parang mayabang ba siya? Mayabang siya. Kasi hindi ko ini-expect na, alam mo yun, ako yung first, tapos big title pa. Parang, ang galing ko pala, sinasabi ko, na bakit ako nag-doubt sa sarili ko, eh kaya ko palang kumuha ng ganun title, malaki. Kung hindi mo trigger, hindi mo ako. So anong gusto mong sabihin sa mga kababaihan out there or kahit mga kalalakihan out there na parang feeling nila worthless yung mga dreams nila o yung mga pangarap? Anong gusto mong sabihin sa kanila na para maging achiever din sila balang araw? I know na we encounter different problems in our life. Minsan, yun nga, we started to doubt ourselves. We started to stop believing in ourselves. Pero we should always look forward. Look, like parang ano yung mangyayari tomorrow. Hindi natin alam because life is very predictable. So, ano na gusto mong sabihin sa lahat ng mga sumuporta sa'yo from day one until today? Pwede mong mention sa mga names nila, pwede mo silang pasalamatan. This is your life opportunity. Kung hindi mo masalang pasalamatan isa-isa, alam ko mapapanood nila to, pwede mo na silang pasalamatan. Well, first, thank you, Mama, for supporting and believing in me. And you were like my stage mother, a manager at the same time. Kahit na alam mo naman yun, ang dami kong runs, ang dami kong dogs, like, kahit nung during competitions, sinasabi ko na, hindi ko alam kung anong mangyayari, and I know I'm not well prepared for this night. Pero, you still believe in me. Sinabi mo sa akin na, kaya mo yan, anak, kahit na anong mangyari, alam namin na ikaw yung musimigad namin sa pamilya. And, of course, my classmates, yung Srusu, ayan, kayo yung pinakamaingay noon that night. Like, gumawa sila ng malaking banner.
na pictures. So, thank you so much. And to my sponsoring group po, DepEd2 and Ma'am Ruby Balignasay. Thank you po for providing my needs and of course watching me, shouting for me, cheering for me that night. And of course, thank you sa kay Sir Milton and to all his groups po for giving me the opportunity as your candidate and of course as your first Mulchate Mingam 2023. Without you, hanggang ngayon siguro, hindi ko alam po ano yung dream ko sa sarili ko. But thank you so much. And of course, kay Mayor Michael Cruz, thank you so much po for this big opportunity for me and to all the LGU Mingams. Thank you so much. Po, hi to my hunters, to my handlers po, Kuya Nel Sumangil and Ate Yam Yam Market. Thank you po for doing like makeups, like supporting me then through the sa backstage and yeah, thank you po for like supporting me then po to my pasarela trainings, UNE trainings po. Thank you so much. From day one, alam ko, nung debut ko pa lang, nung kinuha ko pa yung makeup artist ko, niligawan niyo na ako hanggang mapasagot niyo si mama na sumali ako ng mutsa. So, thank you po for pushing mama to say yes. To say yes, to join me in mutsa. Yeah.